Hello guys, nagbabalik-ulit tayo dito sa ating discussion. Naputol tayo dun sa ating reactive phase. Ito ay continuation to ng part 3 guys. Okay? We proceed to our subject matter, reactive phase. Is the institution of passive and active security measures remedy or solution to destabilizing factors of security flows to such crisis or emergency? Vigilance and alertness to signs or manifestation of developing crisis or emergency and establishment of alert system. Yan guys, pag sinabi natin reactive phase, diba? Natapos tayo dun sa proactive. Sabi natin dun sa proactive, we need to predict, we have a preventive measures and prepared. Yes, we need to that matter guys. Kailangan natin yung apat na bagay na yun para in order to na ma-follow natin yung proactive, di ba? Pag sa police patrol guys, ang karaniwang ginagamit talaga is the reactive phase. Kasi nga naman, hindi ka na maghihintay ng krimen o hindi ka na maghihintay pa na may gumawa ng krimen para manghuli. Sa reactive phase kasi guys, pag dating sa police patrol, sila mismo nagpapatrol na sila sa area para ma-prevent ang agad, para hindi na gumawa yung tao ng masamang bagay. Diba? Pag may nakita ang police daan, di ba, mga police patrol, siyempre, ang utak ng kriminal na napipigilan, di ba? Kasi natatakot silang gumawa ng krimen. Yan yung reactive phase. Kumbaga, pinipigilan na maaga. Pagdating naman kasi sa proactive phase, guys, pagdating sa police patrol, hinihintay mo muna, sorry for the interruption, hinihintay mo muna, o hinihintay na muna nila na magkaroon ng krimen bago sila umaksyon. Kaya nyo yun. Pagdating naman dito sa natural and disaster and crisis management, guys, yung proactive phase natin, mayroong mga apat na bahagi yan. Yung sa proactive, predict, prevent, yung preventive measures, tapos yung ating prepare. May prepare pa tayo. Diba yan yung sa proactive phase. Sa reactive phase naman, dito sa natural and calamities disaster, eh nandito na yung active security measures nila. Kumbaga, ine-execute na rin nila kung ano ba yung mga dapat gawin pagdating sa natural calamities na tinatawag natin. Okay? We proceed. Yan, perform. The actual implementation of contingency plan when a crisis occurs despite the proactive measures undertaken. Yes. Lagi mauuna yung proactive phase, guys, pagdating dito sa natural calamities or disaster. Kasi dito, yun, nagkaroon tayo ng predict, prevent, prefer, tapos nandito na yung perform. I-execute na natin kung meron yung mga personal na natural NDRMCs or National Disaster Risk Reduction Management ay naayos na nila yung mabuti during the proactive phase. Kasi kung hindi nila na-perform ng maayos yung mga bagay-bagay na yan, eh ang tendency niya guys, casualties, di ba? Casualties dun sa mga tao sa paligid nila. Kaya nga sila ay trainable pagdating sa bagay na yan. Yung nakita natin yung 6 essential activities na ginagawa ng ating risk reduction management personnel. Ito yung plan, organize, train, equip, exercise, and evaluate. Also, ito improve yan. Kapag nagawa na nila to, ibig sabihin, they need to perform this action para hindi na sila mangangapa during the event of situation. Pag nandiyan na yung situation ng bagyo, eh alam na nila kung paano nila gagawin. Okay, we have the post-conflict phase. The situation when proactive and reactive phase were all done yan. Natapos na lahat guys. Dito na yung post-conflict phase. Natapos na nila yung proactive phase na tinatawag. Natapos na rin nila yung reactive phase na tinatawag natin. Okay? We have post-assessment, post-action and assessment. Yan. Huwag na natin pag-abahin guys. Pagdating dito sa post-action and assessment, yun, nagkaroon na sila ng proactive phase, ng reactive phase, they predict, they prevent, they prepare, they perform, and they have also the 6 essential activities that need to improve their capability in order to help people. Yan guys. Ngayon, sa post-action assessment, dito guys, i-evaluate na yan ng mga taong higher authority kung meron bang kailangan i-improve dun sa ginawa nila. Kasi kung meron kailangan i-improve for the future events na magkaroon ulit na tinatawag nating natural and calamities na wag naman sana, eh, alam na nila yung gagawin nila. Alam na nila yung mga pagkukulang nila. Alam na nila yung lapses nila. At alam na nila kung ano yung i-improve nila para in the future event na mayroong mga ganong nangyari, eh, malalas yung casualties na tinatawag natin
always remember guys, dito sa ano, mape-prevent natin casualties, pero hindi natin mape-prevent yung harmful incident na tinatawag. Kumbaga kasi meron tayong mga biglaan, di ba? For example, sabi nga ng mga eksperto, hindi nila masasabi kung kailan magkakaroon ng sinkholes sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung nanonood kayo guys, sabi ng eksperto, ang sinkholes daw kasi, ito yung parang may bato daw kasi, yung parang bato na mabilis matunaw sa ilalim ng lupa. Ngayon, yung mga eksperto guys, hindi naman nila alam kung matutunaw ba biglaan yung bato sa ilalim ng lupa, kaya nagkakaroon ng sinkholes guys, because yung bato na yun, maano lang ng tubig o katagalan, kunyari, sa sobrang baha, magiging cause ng sinkholes, yung parang malalim na bangin guys. Kaya yun ang pinag-aaralan ng eksperto, pero hindi nila ma-predict kung saan, anong lugar magkakaroon ng sinkholes. Sa iba't ibang bansa guys, may mga sinkholes sa Mexico, sa Guatapela, grabe yung sinkholes yun guys, kasi umaabot pa ng pinakamalaking sinkholes na nangyari sa kasaysayan ng mundo ay sa bandang parte ng Mexico o America. 526 meters yung sinkholes guys, tapos yung lalim is almost 500 meters also. Biruin nyo yun guys, what if kung mayroong mangyari dito yan, lalong-lalo na guys dito sa ating bansa, di ba? Yung naalala kung nababalitaan nyo yung Molefacia diyan sa may coastal. Ano lang yan guys, tinanong ng mga bato, buhangin, kumbaga tinapalan lang yung mga tubig diyan. Yan yung mga tendency guys, kapag nagkaroon ng earthquake talaga. Huwag naman sana, baka magkaano, baka gumuho din, di ba? Yan yung sabi ng mga yung professor namin dati na tinambakan lang daw yung mga guys, mga lugar na yan. Kaya yun. Huwag naman sana hindi rin totoo na tinambakan lang kasi kapag ganun kasi guys, ang tendency, kapag huwag naman sana, pag natunaw yung bato sa ilalim, o mga lupa sa ilalim, bubuho yan guys, yun yung magiging sinkholes, diba? Pero yung mga eksperto din naman natin, gumagawa sa yung, siguro naman yung mga kontrakto yun, alam din nila yun, mga bagay-bagay na yun. Kaya gumagawa sila ng paraan para mapatibay yung ilalim. Okay? Incident Command System, the PNP-ICS pattern under the NCMCS, MCMCF, ICS, this is structure or 6 major functional areas. Yan. We have Incident Command System, itong ICS natin. Ito yung 6 major functionals guys. Command, in terms in the situation, siya yung pinaka-command na parang commander na magko-command dun sa area kung ano yung dapat gawin. Pag operations guys, ano ba yung dapat na rules and guidelines in terms of operation. Planning, yes, we need to plan. We need to plan ahead. Yan. Logistic, yan. Mga equipment, financial administration, yan. Pagdating sa budget, kailangan din yan, guys. And intelligence investigation, pagdating sa background investigation, pagdating sa PNP-ICS, or ito yung crisis management for man-made, guys. Ito yung ICS na tinatawag natin. Every level of ICS has the corresponding role to play in critical incident management operation. Yes, every 6 major functional areas that had in ICS have a major role in their area. Yan, may kanya-kanya silang role. Hindi pwede pasukan ni operations si command. Hindi pwede sabihan ni logistics si planning. Pwede sila mag-sharing ng ideas, pero yung role na tinatawag or responsibility in the area, and kanya-kanya sila guys. Okay? We have Incident Command System Organizational Structure. Yan. Dami natin structure guys. Ha? Just remember, a piece of reminder guys, handaan nyo yung mga organizational structure na yan. Kasi, anong ko rin yun sa mga piece, activities natin, dapat alam nyo yan. Okay? The PNP Incident Command System or the ICS, the Organizational Structure. Ito guys, the ICS Commander, Deputy ICS Commander, Public Information Officer, Liaison Officer, Safety Officer, Negotiation Team, Operations, Planning, Logistics, Finance, Intel, and Invest. Yan guys. Ito yung PNP Incident Command System. Yung pagkakasunod-sunod niya guys. Dapat alam natin siya guys ha. Kasi pag nagtanong ako sa inyo, tapos hindi niyo alam, naloko na. Okay?
Okay, we have the incident command, incident commander ICM. The person designated by the chairman or CMC or crisis management committee to provide the overall supervision and management in handling incident response and operation. Yan guys. Pag sinabi natin commander itself, siya yung pinaka-commander doon sa area. Siya yung magsasabi o mag-uutos kung ano ba yung dapat gawin sa area. Yan yung commander itself guys. The incident commander. Siya rin guys ang command of responsibility. Kung merong palpak sa grupo, kung hindi maayos ang operation sa grupo, siya rin din ang sisisisiin doon guys. Kaya napakalaking responsibilidad kapag ikaw ay commander sa area. Okay? The command staff provides the technical advice to the IC or incident command. Yeah. Pag si command staff guys, siya yung nagbibigay ng advice. Sir, ito may pagkukulang tayo dito. Sir, ito dapat gawin natin para mas mapabilis yung trabaho natin. Siya yung command of staff. Parang advisor o kaya ng kamay ni incident commander. Okay, we have a command staff also. And under that is the safety officer. Monitor safety condition and develop measures for assuring the safety of all assigned personnel. Yes, we need a safety officer in order to help personnel in the PNP. Kailangan nila ng safety officer kasi pagdating ng area o merong malalang pangyayari, nandun si safety officer para tumulong o masabi niya kung ano ba yung dapat i-improve pagdating sa safety ng mga tao. Kasi kailangan din natin isipin yung mga safety ng ating mga PNP personnel to avoid any confliction, di ba? Kasi kapag yun, napahamak sila, siyempre, matihina ang grupo, mapipilangan yan ang grupo. Kaya hanggat maaari, yung safety ng grupo ay kailangan pinaprioritize din. Okay? We have the Public Information Officer or the PAO. Serve as the conduit for information to internal and external stakeholders, including the other organization and organizations seeking information directly from the incident or event. Guys, pag sinabi natin the Public Information Officer, ito yung PIO na tinatawag natin. Siya guys, so, nagdi-disseminate ng information. Kapag ikaw ay na-assign na sa PIO, dapat alam mo kung paano mo i-disseminate ng maayos yung information. Kasi once na meron kang mali sa information, maapektuhan yung ibang grupo. For example, dapat nandito pala tayo sa ibang lugar. Si Pedro napunta sa ibang lugar. Anong nangyari? Ibig sabihin, hindi na-disseminate ng maayos yung information. At guys, si Public Information Officer, malaki din yung role niya. Diba? Kasi kung mali ang information na binigay niya, maapektuhan yung buong grupo. Diba? Kaya dapat, si Public Information, make sure na lahat ay detalyado before niya i-disseminate yung mga information. Okay? We have the Liaison Officer. Serve as the primary contact for supporting agencies assisting at the incident. Yan. Pagdating si Liaison Officer, guys, parang siya yung sumusuporta pagdating sa mga personnel ng PNP. Pag merong kulang, yan, susuporta ni Liaison Officer. Ito, kailangan mo yata ito. Yan, yun yung trabaho ni Liaison Officer. Okay, we have the negotiation team in the command staff. Pag sinabi nating negotiation team, anong trabaho niya? Serve as the lead team in communicating and negotiating with the suspect or perpetrators of the crisis incident. Negotiation team will be included only when the critical incident requires, like during hostage incident. Yan guys. Sa mga man-made incident natin o sa human-made incident natin, si negotiation team is malaki yung role niya guys. Kasi siya yung eksperto pagdating sa panghihikayat sa hostage taking situation. For example, ako, nag-hostage ako ng area, dapat alam ni negotiation team kung paano niya kukunin yung loob ng tao. Kasi kapag hindi alam negotiation team kung paano kukunin yung loob ng tao, the more casualties na mangyayari. Kaya nga karamihan ng negotiation team, guys, ay sino may hawak? Yung mga psychologists natin, sila yung may hawak dyan.